glorious day to all of you. Hallelujah. Woo. Today is another day to be grateful for to our God, because we are still alive and we are still breathing. Hallelujah. And in Psalm 63 verse 4 says that as long as I live, I will praise His name and I will lift up my hands in praising Him. So why don't you lift up your hands wherever you are and join us in praising and worship our God today. Hallelujah. We worship You, Father. Today is a blessed day. We glorify Your name. In Jesus' name we pray. Amen. Throne over everything, You are seen.
watch the world, but it couldn't feel me. Man's empty praise, treasures that fade, are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Let me sing, there's nothing like you, God. Oh, there's nothing better than you. There's nothing afraid to show you my weakness, God, to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. You're the only one who can save.
Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa kabila ng mga sitwasyon na hindi po namin inaasahan, sa kabila ng mga sitwasyon, Panginoon, that is beyond our control, that affect our lives, na nagkukos, Panginoon, ng struggle and concern and worries, na nanatili pa rin ka, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Kagaya ng aming inawit, Panginoon, these things, Father God, will just, you just turn our mourning, Father God, into dancing. Oh, we thank you, Lord, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, na pwede ka naming sambahin, pwede ka naming pasalamatan sa lahat ng ginagawa po ninyo sa aming mga buhay. Salamat sa pag-asa na patuloy na namin pong nararanasan sa aming Panginoong Hesus. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng pagkakataon, nandun po kayo. Hindi nyo kami iniwan at hindi nyo kami pinababayan. At sa umagang ito, Panginoon, at sa araw na ito, Panginoon, ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming pinapasalamatan. Father, you will turn our mourning into dancing. At hindi po ito magtatagal, dakilang Diyos. Mayroon kaming pag-aalala, mayroon kaming mga inaalala, mayroong mga bagay na gumugulo sa aming isipan. May mga bagay na nagpapahina, Panginoon, sa aming kalooban. Maraming salamat, pero maraming salamat, dakilang Diyos. Dahil totoo ka sa iyong pangako, hindi kayo nagbabago. And today, Lord, we declare that it is a blessed day, Father God. This week is another week of blessing. So we give you glory, we give you praise. In Jesus' name, amen, amen. Sa umaga pong ito, sa araw na ito, gusto ko po kayong ipaalala, it is the first Sunday of the month at lagi po nating inaalala ang pagkabuhay, ang pagkamatay, pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At sa umagang ito, hinihikayat ko po kayo na kumuha po ng mga elements, anumang tinapay na nasa inyong mga tahanan sa oras na ito at mga inumin, ay pwede niyo po akong sabayan at tayo po ay sabay-sabay na alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Alam niyo po, sana hindi po natin i-take for granted ang ganitong gawain. Huwag po sana natin i-take lightly ang ganitong mga gawain, ang pag-aalala sa banal na hapunan ng ating Panginoon, dahil ito po ay nagpapaalala kung sino po tayo sa Kanya. It is actually our identity. The death and the resurrection of our Lord Jesus is our identity. His blood and His body is our identity. It is our salvation. It is the healing of our sickness and disease. It is the wholeness of our body. It is our protection. Kaya po huwag po ninyo itong i-take for granted. Kaya lagi po natin ini-encourage, bagamat ginagawa lamang po natin ito every first Sunday of the month, upang sa ganon ay sabay-sabay po nating alalahanin ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ang kanyang katawan at kanyang dugo. Pwede po natin itong gawin araw-araw or every time that you remember or every time na kayo po ay nanghihina. Come on, just remind yourself on the finished work of Jesus. Ang tinapay na aking hawak po ngayon ay nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Sabi po niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciples, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya sa umagang ito, inaalala po natin ang katawan ng ating Panginoong Hesus na siyang pinahirapan upang sa ganun ay hindi na po natin maranasan ang paghihirap na yon. Siya ay namatay ngunit nabuhay na muli upang sa ganun maranasan po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, before you eat the bread, you declare wholeness to your body. Mag-declare po kayo ng kalusugan, ng wellness sa buong sambahayan po ninyo. You declare it that the sickness and disease will not visit your family. We will declare that mayroon pong kapangyarihan. Hindi po ang tinapay na ito ang may kapangyarihan, kundi ang isinisimbolo ng tinapay na ito ay may kapangyarihan, ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, before you eat, bago kayo sumabay sa akin, any bread, anything that symbolizes, just a symbol, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoon Jesus, just grab some piece of it at sabayan po ninyo ako. Tayo po yung manalangin, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. We declare, Father God, that your body,
what you have done on the cross, Lord, should not be taken for granted. Dapat, Panginoon, inaalala po namin ito lagi dahil ito po, Panginoon, ang aming buhay. Ito po, Panginoon, ang aming pong proteksyon. Ito po, Panginoon, ang aming pong future. Ito po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lakas dahil sa buhay, sa kamatayan, at sa pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Jesus. So today, Father God, we remember the finished work of Jesus. Bago po namin kainin, Panginoon, ang tinapay na ito, nagpapahayag po kami, Panginoon, ng kalusugan over our family, wellness to our family, to our bodies, Father God, that we are healthy and COVID-free body in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan at maraming salamat, Panginoon, sa kalusugan. We declare that we are more than a conqueror, that we are victorious. In Jesus' name, amen, amen. Sabay-sabay po natin kainin. Ang hawak-hawak ko pong inumin ay nagsisimbolo po ng dugo ng ating Panginoong Jesus. It's just a symbol, mga kapatid. Simbolo. Wala po itong kapangyarihan. Wala po itong hindi po ito agimat at huwag po ninyong gawing agimat. Okay? It's just a simple ordinary drinks, but it symbolizes the blood of Jesus in remembrance of him, in remembrance of what he have done on the cross. So pag-aalala po natin sa ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa oras na ito, we declare protection. It is the blood of Jesus that protect us. It is the blood of Jesus that cleanses us from all our sins. It is the blood of Jesus that ratify the new covenant. So you are remembering the covenant that God has given you. You are remembering His promises. You are remembering that you are a child of God. You are remembering that Christ died for you. Huwag po natin sayangin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Huwag po ninyong sayangin. And this blood and this drink will remind us the finished work of Jesus. So I declare that you are protected. I declare that you are healthy. I declare that the devil cannot touch you over your life, over your household, over your business, over your resources. You are safe. You are protected. The devil is afraid of the blood of Jesus. That's why you put some bloodline. Surround your family. Maglagay po kayo ng bloodline. You declare that the devil cannot touch you. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa araw na ito. Thank you for the finished work of Jesus. Thank you for the blood of Jesus na siyang nagpatunay, na siyang nagbigay ng katunayan, katibayan, na lahat ng pangako po ninyo sa amin ay inyo pong tutuparin. So this morning, Lord, pinapaalala po namin sa iyo ang iyong mga pangako. Lord, ipinapaalala po namin sa iyo kung ano po ang ipinangako po ninyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. So Father, we thank you for that promises. It will not return to you void in Jesus' name. Amen. Amen. Sabay-sabay po nating inumin. Maraming salamat po sa inyong pagsabay sa akin sa ating pong Holy Communion. At sa araw na ito, meron akong ilang paalala or itong babasahin kong mga talata, mga kapatid. Alam ko ay so familiar with you, no? Kasi pag binanggit ko pa lang si David, maalala nyo na kaagad si Goliath. Okay? Buti naman na kapag nababanggit natin si David, ang naalala nyo kaagad ay si Goliath, hindi yung si Bathsheba. Okay, hindi yung nagawa niyang kasalanan, kundi ang naalala po ninyo ay yung kanyang pagtatagumpay. Alam nyo, there are few things, there are three things na na-observe ko dito po sa sitwasyon na ito. At gusto ko pong basahin muna ang ating pong basihan. At kung kayo ay nagtatanong saan makikita ang kwento ni David and Goliath, 1 Samuel chapter 17. At gusto ko na pong umpisahan sa verse 17. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito is greater than you think. Greater than you think. Ako po ay naniniwala hanggang ngayon at bukang bibig ko ito. Every time na makikita nyo ako online and every time na makikita nyo ako on site, gusto ko po laging bukang bibig that this year
is a great year from the rest of the year na pinagdaanan po natin. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po makumbinsi ang bawat isa na ang taong ito is greater, much, much greater than the previous years na ating pong pinagdaanan. Bagamat mabigat ang 2020 para sa atin, pero mga batid, it is all just a preparation for greater things. So, ang pag-uusapan natin today is greater than you think. Verse 17, then Jesse said to his son David, take now for your brothers an ephah of this dried grain and these 10 loaves and run to your brothers at the camp. And carry these 10 cheeses to the captain of their thousands and see how your brothers fare and bring back news of them. Verse 19, now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. Alam niyo po, excited po ako dito sa noong kami ay napapasyal sa Israel, nung sinabi nilang pupunta tayo sa Valley of Elah. Medyo malayo siya from sa city, okay, ng Jerusalem. Malayo siya. Okay? At pumulot po ako ng bato. Yan. Hanggang ngayon may bato pa rin ako dyan. So, sinong may gusto ng bato na yon? Okay? Hindi yung bato na hinuhuli ng Pideya. May bato akong pinulot sa Elah Valley. Okay? So tuloy natin. Valley of Elah. Fighting with the Philistines. Verse 20. So David rose early in the morning, left the sheep with a keeper, and took the things and went as Jesse had commanded him. And he came to the camp as the army was going out to the fight and shouting for the battle. For Israel and the Philistines had drawn up in a battle array, army against army. And David left his supplies in the hand of the supply keeper, ran to the army, and came and greeted his brothers. Verse 23, then as he took with them, there was the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines, and he spoke according to the same words. So David heard them. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Verse 25. So the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Surely has come up to defy Israel. And it shall be that the man who kills him, the king, will enrich with great riches, will give him his daughter, and give his father's house exemption from taxes in Israel. Then David spoke to the man who stood by him, saying, what shall be done for the man who killed this Philistine? Who kills this Philistine and takes away the reproofs from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Verse 27, and the people answered him in this manner, saying, so shall it be done for the man who kills him. Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the man, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle. Verse 20, and David said, what have I done now? Is there not a cause? Well, but it's a familiar verse, so familiar story. Pero hindi po natin pag-uusapan dito kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. But the principles behind of David, paano po niya nakaharap si Goliath na siyang nagbukas ng kanyang breakthrough? Paano niya hanaharap ng napakalaking pandemya, napakalaking hamon or challenge sa kanyang buhay na siyang nagbukas upang siya doon sa puntong yon ay ma-recognize pagdating ng araw bilang hari ng Israel? Alam niyo po, it's just an ordinary day para po kay David this time. Magdadala lang ng baon. At hindi niya alam that this will be the day of his breakthrough. Alam niyo, sa totoo lang, huwag nating i-take for granted ang mga maliliit na bagay na ginagawa natin dahil hindi natin alam paano tayo dadalhin sa ating mga breakthroughs. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga is greater than you think. It's just an ordinary araw para kay David. It's just an ordinary day para kay David. Alam nyo,
inutusan lamang naman siya na magdala ng kanyang ng baon ng kanyang mga kapatid. Walang abiso, basta ang sabi lang sa kanya, dalhin mo ang baon ng inyong mga kapatid. Sa mga Kabiteño, anong tawag diyan? Bugong. Bugong, baon. Okay. Sumunod siya. And mga kapatid, nagsimula na yung kanyang journey towards greatness. Pag-uusapan natin, what separate from the giant killer from the giant watcher? What separate from the giant killer from the giant watcher? It is greater than you think. Lessons na makukuha po natin. Okay, diretso na po tayo. Dahil alam nyo po, ma-struggle kapag online. Anytime, any moment, distraction will come. Baka maputol pa yung inyong internet eh hindi nyo makuha lahat. At kayo ay mawalan ng internet at mamaya naglalag na lang. Bilisan natin. Hindi naman po mabilis na hindi natin naiintindihan. Lessons from the life of David. What separates from the giant killer, David, from the giant watcher, the Israelites army? Lesson number one. Great people do little things with excellence. Great people do little things with excellence. Kagaya ng aking sinabi, it's just an ordinary day para kay David. Gumising siya, nautusan ng kanyang tatay na magdala ng baon sa kanyang mga kapatid na nasa giyera. Utos na hindi po niya binaliwala. Take note, great people do little things with excellence. Hindi nila tinitake for granted. Ang mga dakilang tao, ang mga nagiging successful sa kanilang buhay, ang mga tao nagiging fulfilled sa kanilang buhay, ang taong nagkaroon ng success sa future nila, ay hindi nila tinake for granted every day na ginagawa po nila. Ibig sabihin, they do these little things with excellence. Kapag mayroon silang assignment, ginagawa nila ng mabuti yung kanilang pinaka-the best, yung kanilang pinaka-inam. Simpleng utos na pwedeng magbigay sa kanila ng pagsubok na kung saan ay masusubok kung ano ang kanilang katapatan. Every person na makikita po natin na nakarating sa tugatog o tuktok ng kanilang tagumpay, nagsimula sila na magiging tapat sa maliliit na bagay. Utos ng tatay niya na si Jesse na hindi niya binaliwala. The same thing na utusan siya every day, I think, na pumunta upang ipastol ang kanyang mga alagang tupa. Every morning or every day, ginagawa po niya ito. Hindi niya alam that God is preparing him for greatness. God is preparing him for greatness. Shout out sa mga taong nakakaranas na nagiging tapat sa mga maliliit na bagay. Shout out po sa inyo. Saludo ako sa inyo. At kung hindi mo man ginagawa ang pinakamainam sa mga maliliit na bagay, ngayong araw gusto ko po kayong paalalahanan. Maybe it is just a process that God is giving you to greatness. Mga kapatid, alalahanin ninyo, we are in the boot camp of greatness. Little things. Alam niyo, ako po yung nagsimula sa pagtuturo ng mga bata. Yung unang turo ko, yung bata ayaw makinig sa akin. Posibleng natakot. Pangalawang turo ko sa mga bata, nag-iyakan yung mga bata. Dahil ang kwento ko, pinasakay kasi sa tabing dagat po kami nag-outreach. At alam niyo, sa totoo lang, kapag magsimula kayo sa maliliit na bagay, doon niyo rin makikilala ang itinakda ng Panginoon na makakasama niyo habang buhay. Doon ko po nakilala ang aking asawa sa outreach program sa pagtuturo ng mga bata. Pangalawang turo ko, natakot yung mga bata. Bakit? Kasi pinasakay ko sila sa bangka at ang kwento ko ay bagyo, no? Pero isinakay ko sila sa bangka mismo. Dahil sa tabing dagat, humiram kami ng bangka. Nung isang bata, sabi, pwede ba tayong sumakay doon sa bangka ng tatay mo? Opo. So sumakay kami doon. Siguro mga 10 bata yon. At ang kwento ko ay si Jesus, habang sila ay
tatawid sa Sea of Galilee. At habang sila ay nasa gitna, ay inalug-alug ko po yung bangka. Eh, di natakot yung bata. Small things, maliit na bagay, na akala mo ay hindi makakatulong in the future. Pero naniniwala ako na yung pagtuturo kong yun sa mga bata ay nagdala sa akin sa ganitong punto ngayon ng aking buhay. Hindi ko yun tinake for granted. Assignment ko, volunteer ako. Volunteer ako ng tatay ko. Bakit? Tatay ko yung pastor eh. Kaya ako nag-volunteer dahil nandun yung crush ko. Hindi, hindi. Biro lang. Joke, joke, joke. Okay? Little things, small things. Medyo, baka posibleng pawalis-walis lang. Palinis-linis lang ng floor. Hindi mo alam magiging floor manager ka. Hindi mo alam na magiging iyo yung building. Manage, how you manage things. Paano mo inaayos ang lahat? Paano ka pinagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay? Hindi mo alam ano lang yung ano ang ipinaghahanda o ano yung inihahanda ng Panginoon sa iyo. Kaya nga po, lesson number one, great people do little things with excellence. Yung mga bagay dapat mayroon pong excellence. Hindi dahil maliit at hindi dahil walang nakakapansin, ay hindi na natin pag-inaman yung ating ginagawa. Because it will lead to greatness. It is greater than you think. Sa pagkasalukuyan, maybe sabi mo, ay mukhang hindi bagay sa akin ito kasi may edad na ako o kaya... hindi ito yung aking pinag-aralan. Hindi ito yung aking tinapos. Hindi ito yung aking hinahangad. Alam niyo mga kapatid, everything na malaki ay nagsisimula sa maliit. At wag po nating limitahan ang Panginoon sa ibinigay po niyang assignment kung mayroon man ngayon. O kaya yung mga maliliit na bagay na ibinibigay sa ating mga assignment ay paggawin po natin ng mabuti. Bakit? Kasi sabi ng Ephesians 3:20, "Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us." God is not limited on your thinking. It is beyond, exceedingly abundantly above that we ask or think. Hindi mo alam paano kikilos ang Panginoon. Kaya nga po, yung akin, yung pagbibigay sa atin ng simpleng assignment, mga maliliit na bagay na ipinagkakatiwala natin, ay pag-inamin natin. Bakit? Kasi hindi natin alam paano tayo inihahanda ng Diyos sa mas malaking responsibilidad that greater than you think. Greater than you think. Huwag nating i-take for granted. Kasi you cannot limit God how He will move pagdating ng araw. Hindi mo lang alam paano ka inihahanda ng Panginoon. Kaya po shout out sa mga taong tapat sa maliliit na bagay. Bakit? Kasi ang sabi ng Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the high heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts from your thoughts." Hindi mo alam paano ka inihahanda ng Diyos sa isang dakilang bagay. Mga kapatid, nagsisimula yon sa maliit. Kasi nga ang sabi pa ng Matthew 25:21, "His Lord said to him, 'Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, on little things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord.'" Kaya huwag po kayo magtaka kung bakit hindi minsan nagkakaroon ng breakthrough, kasi nga yung maliit na bagay, hindi mo na maayos-ayos, eh paano pa yung malaki? Huwag kang maghangad ng milyon kung hindi ka mapagkatiwalaan sa 100. Huwag kang manalangin ng breakthrough kung hindi ka maka-breakthrough sa pagwawalis at pag... sisegregate man lang ng basura. Sa mga taga-Tanza, umiikot ang bandido. Bandido ang tawag? Bandido? Mayroong nagtawag nila sa Zambales, nagbabanjo pala. Bandido, magnanakaw yun eh. Simula po, yan, lahat ng barangay. Sabi ko, matagal na huyang batas. Simple things. Little things, do it with excellence. Pag sinabi mo sa kapitbahay mo na humiram ka ng posporo at ibabalik mo, ibalik mo.
Bayaran po ng lighter. Tapos hihiram ka ng bigas. Eh wala na. Little things. Do it with excellence. Then, because the next big thing is a little thing. Amen. Kaya kung ikaw ay nangangarap ng four wheels, eh ingatan mo muna yung two wheels. Bike. Ako po talaga suplado sa gamit. Yan, alam ng mga music team yan. At alam yan ni Pastor Peter at saka ni Ate Maricel. At napaka-observant ko sa gamit. Tama, di ba? Pag gamit ninyo, alam nyo kung may tama o walang tama. Alam nyo yan? Kung gamit mo, alam mo kung may sira o walang sira. Minsan umikot sila Jomar. Ano? At sila ay nag-practice siya mag-drive. Ang kasama niya ay si Yuri at saka si Sam. Yan ba si Sam? Hapon na sila dumating. Pag-park nila, may nakita akong isang malit lang naman. Kalahating inch na ano, half inch na guhit. Ano to? Sumagot si Yuri. Sabi niya, pambihira. Ba't di natin yan nakita? Ibang klase talaga pag ikaw may-ari ng sasakyan. Isang guhit lang makikita mo na. Naiintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. And it called it excellence and stewardship. Amen? Alam ninyo kung may sira. Alam ninyo kung nabawasan yung gas o hindi. Kapag hiniram ang sasakyan o motor o ginamit na hindi ipinagpaalam. Nahuhuli ko dun si Jomar pag ginamit ko yung motor, yung ginamit niya yung motor ko. Hindi niya pinagpaalam, ginamit niya, na alam na niya. Sabi ko kaagad sa kanya, ginamit mo yung motor, ano? Sabi niya, saglit lang naman ako. Paano niyo nalaman? Bawas na yung gas eh. Alam mo. Why? You own it. Ibig sabihin, ganun din yung owner. Kaya ang sabi niya doon sa servant sa Matthew 25:21, well done, good and faithful servant. Mga kapatid, well done, good and faithful. You were faithful over a few things. I will make you ruler of many things. Kaya shout out sa mga taong, they don't take for granted those little things. Minsan, nasubrahan naman pagtitake care, kahit lumang-luma na, ay iniingat-ingatan pa rin. No, hindi na nga nagagamit. Ay, pamana pa yan. Stewardship daw. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Pangalawa, lesson number two. Providence makes sense out of nonsensical. Ano mga word na yon? I-define ko muna. Kasi ang alam po natin is nonsense. Iba pala yung nonsense, kaya nonsensical. Kinumpare ko po yung dalawang word yun. Providence is this. Providence, makikita niyo po sa inyong screen. Providence, timely preparation for future eventualities. That's providence. Providence, timely preparation for future eventualities. Anong ibig sabihin nun? Sa madaling salita, ang ibig sabihin ho siguro sa simpleng pagkaunawa ko sa salitang providence, inihahanda ka na ng Panginoon sa isang sitwasyon na kakaharapin mo in the future. Timely preparation. So mayroong ng pagkahanda. Eh, sinabi ko, out of nonsensical. Timely preparation for future eventualities doon sa nonsensical, having no meaning, making no sense. Nonsensical. Iwanan muna natin si David. Alis muna tayo sa kanilang gera between David and Goliath. Balikan muna natin yung kanyang lola. Kilala niyo ho ba lola ni David? Ang lola po niya ay si Naomi. Lola sa tuhod. Fourth generation. Ruth. Kung mababasa niyo sa aklat ni Ruth, si Naomi ay galing po sa Bethlehem. Umalis sa Bethlehem kasama ang dalawa niyang anak at kasama ang kanyang manugang na si Ruth at sa kanyang asawa, pumunta sa Moab dahil may taggutom sa Bethlehem. Pagdating sa Moab, mga kapatid, namatay ang dalawa niyang anak at ang kanyang asawa at ang natira lang ang kanyang manugang na si Ruth. Diba? Ngayon, nung nandun na sila, sabi ni Naomi,
kay Ruth, basahin niyo po sa Book of Ruth. Wala na akong oras na basahin yan. Okay? Sabi ni Noemi, iwanan mo na ako, sabi niya kay Ruth. Bakit? Kasi wala nang nag-uugnay o nag-uugnay sa atin dahil patay na nga yung kanyang anak. Maghanap ka na ng iba. Pero ang sabi ni Ruth, sabi niya, hindi kita iiwan. Yan ang walang iwanan. Hindi siya talaga iniwan. So sabi niya, kung saan ako pupunta, kung saan ka pupunta, nandun din ako. Yung tirahan mo, tirahan ko din. Yung kakainin mo, kakainin ko. So paiksiin po natin ang kwento. Bumalik po sila sa Bethlehem. At sa Bethlehem, silang dalawa lang. Sa Bethlehem, namulot ng mga naiiwang mga ani o binhi. Mga ani, si itong si Ruth. At nakita siya ng mga katulong na mga katiwala na mayroong isang babae na namumulot ng mga inani, yung mga tiniwan. At yun palang may-ari ng bukid na yun ay si Boaz na siyang pinakamayaman sa kanilang lugar. Ngayon napansin siya. Pabilisin po natin, nagkaroon ng love story. Nagustuhan ni Boaz si Ruth. Pinakasalan niya. Napangasawa niya si Ruth. At nagkaroon po sila ng anak na ang pangalan ay Obed. Nasusundan nyo na. Ruth chapter 4, verse 17. Also, the neighbor women gave him a name saying, there is a son born to Naomi dahil siya na po ang nag-alaga doon sa kanyang apo, and they called his name Obed. He is the father of Jesse and Jesse is the father of David. O di, lola niya sa tuhod. Si Noemi. Pagdugtudugtungin natin ang kwento. Kung hindi nagkaroon ng taggutom, nonsensical, hindi karapat-dapat na alalahanin sa history. Kung hindi nagkaroon ng taggutom sa Bethlehem, hindi sila pupunta sa Moab. At kung hindi namatay ang asawa ni Ruth na anak ni Noemi, ay hindi niya makikilala si Boaz. Na siya naman ngayon na nagiging tatay ni Obed, na si Obed naman ay nagiging tatay ni Jesse, na si Jesse naman ay nagiging tatay ni David. Tingnan niyo po gaano po kanansensikal ang sitwasyon. Walang kapararakan, hindi mo makita, hindi mo mapagdugtong ano itong nangyaring ito sa atin, sa kanyang buhay, kay Noemi pa lang. Pero hindi natin alam paano inihahanda lahat ng Diyos. Providence, timely preparation for future eventualities. Noon pa man, mayroon nang inihanda ang Panginoon sa mga bagay na pwede nating maranasang mga dakilang bagay in the future. Kaya yung nangyari sa inyo noong nakaraan ay hindi po yan aksidente. It was a divine setup and not even a coincidence. Hindi po ako magtataka at ngayon ko nauunawaan na bakit ako naging anak ng pastor. Naging anak ako ng pastor, missionary pastor. Ang missionary pastor po ay palipat-lipat po ng kanilang church. Ang unang namalayan ko ay naidestino ang aking tatay. Halimbawa ko lang po ito para makita po ninyo paano inihanda ng Diyos lahat. Kasi yun ay para kay David at ako naman gagamit ng sarili kong kwento. Ang nalmalayan ko po na kami ay ipinadala ang pamilya po namin ipinadala sa Kalinga Apayo. It was our first missionary trip, nakasama po ang buong family. From Kalinga Apayo, bumalik po kami ng Sarangani. Kung hindi niyo po alam ang Kalinga Apayo pa noon yan, ngayon Kalinga and Apayo na, pinaghiwalay na yan. Tingnan niyo sa inyong mapa, nasa dulo po doon. Okay? From Mindanao ulit, from Sarangani, dinistino na naman ang tatay ko sa Pangasinan. From Pangasinan, inilipat po ulit dito po sa Zambales. At doon na po nagsimula ang aking love story. Dahil doon ko po nakilala ang babaeng makakasama ko pala sa paglilingkod sa Panginoon. Noong una, hindi ko po yan maunawaan dahil alam niyo po, kapag isang bata palipat-lipat ng tirahan, wala po silang nagiging childhood friend. Bakit? Every three years, lumilipat po sila. Palipat-lipat po kami ng tirahan. Wala po akong nakikilala mga kaibigan. Ang dami kong school na pinuntahan. Mayroong mababang paaralan, mayroong mataas na paaralan. Mababang, di ba elementary school, mababang paaralan?
high school ay mataas na paaralan. Puro public school. Hindi ko yun ma-appreciate. You cannot appreciate it. Pero hindi mo alam, God is preparing everything for you. Mga kapatid, providence, it was a timely preparation for the future eventualities. Kaya huwag nyo pong isumpa kung saan kayo nanggaling na pamilya. Bakit? Kasi hindi nyo alam kung paano po yan inihanda ng Diyos na magiging training ground o process moment of your life so that God can use it in the future. Providence makes sense out of nonsensical. God is preparing you timely for eventualities. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na hindi natin pahalagahan yung ating mga nakaraan, pero bigyan po natin ng pansin. Bakit? Kasi ito ang pamamaraan na alam ng Diyos paano kanya inihahanda. God is preparing us for greatness greater than you think. Ano ang saysay ng isang pagpatay sa isang higante na ang training mo ipag-aalaga ng tupa? Ang layo ng koneksyon. Hindi mo paano? Eh kung alam lang ni David the time na haharap siya sa isang Goliath, eh sana nag-training na siya sa army. But this time, mga kapatid, yung training niya is different from the thing na kinakaharap niya at that moment. It's Goliath. Anong magagawa ng 14 years old? Sabi po ng mga scholars, that time David is 14 years old at ang kanyang height ay nasa 4'11 lang, almost 5. May kilala po kayo ang height ay 4'11? At si Goliath ay 9 feet tall. Ano ang training? Look at this. Pakinggan po ninyo. Anong klaseng training dapat ang pinagdaanan ni David para harapin itong Goliath na ito na kinakatakutan ng buong Israel, Army of Israel? Anong klaseng training? But God is preparing David, yung kanyang pagpatay sa leon, yung kanyang pagpatay sa uso, sa kanyang bear, kapag siya inaatake yung kanyang mga tupa, pinoprotektahan, yun lamang yung training niya. But God is preparing him for eventualities. Ano yon? His faithfulness. His commitment. He's doing his excellent work on little things. Don't take it for granted. Amen. I hope nakakatulong po sa bawat isa sa atin. Think about your past. Isipin po ninyo ang inyong nakaraan. Isipin po ninyo ang inyo pong pinagdaanan during the past. God is just preparing you for great things. It is greater than you think. Lesson number 3. What you believe will always overcome what you see. What you believe will always overcome what you see. 1 Samuel 17, verse 11. When Saul and all Israel heard these words of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid. Kinukutya sila ni Goliath. Kinukutya. Hindi ko na po yun binasa because that's from verse 11. Now, verse 23. Binasa ko po kanina. Then as he talked with them, David, nandun na siya. Kasama na yung kanyang mga kapatid. Dala na niya yung baon. Then as he talked with them, there was the champion, the Philistines of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines, and he spoke according to the same words. So David heard them. Mga kapatid, dalawang scenario. Narinig ng army of Israel, narinig nila yung pangungutya ni Goliath, natakot sila. Pero si David, narinig niya, pero hinarap niya. What you believe will always overcome what you see. What you believe will always overcome what you see. It is greater than he that is in me. Di ba? Ang sabi ng 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them because he who is in you is greater than he who is in the world. Parehong narinig, parehong pangungutya, parehong Goliath. Ang kumukutya, ano ang kaibahan nila?
nung narinig ni David compare sa mga army of Israel, meron siyang pananampalataya. So ibig sabihin, his faith, what he believed, will always overcome what he see. Di po ba? Faith comes by hearing. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. What do you hear and what do you see? Ano ang naririnig mo at ano ang nakikita mo? Yung nakikita po natin, pwedeng magbago. Pero pang-ingatan po natin kung ano yung naririnig po natin. Na parehong narinig po ni David ang pangungutya ng gulayat na ito sa mga Israelites. Pareha sila nang narinig, pareha silang hamon na narinig. Pero iba-iba ang kanilang attitude over what they heard and see. Si David gumawa siya ng desisyon para harapin si Goliath. Yung mga Israelites army, gumawa sila ng desisyon para hindi harapin, para takbuhan, para matakot. Sa sitwasyon po natin ngayon, huwag niyo pong takbuhan ang pandemyang ito. Hindi niyo po alam na kapag mayroong gulayat, pakinggan po ninyo kung maigi, mayroong gulayat na nagbabantay para hadlangan ang inyong future. Harapin niyo ang anumang klase ng gulayat na inyong kinakaharap ngayon at gumawa tayo ng aksyon, gumawa tayo ng paraan paano ito malabanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And I will tell you, after all this, mga kapatid, God will allow you to see greater than you think. Huwag niyo pong takbuhan ng any gulayat. Dahil mayroong mga, alam nyo, itong si Goliath, siya yung tanging hadlang para maranasan ng Israel ang kanilang kalayaan. Tinanong ni David, ano ang ibibigay sa taong makakapatay sa Pilistinong ito? Sabi ng mga tao, ibibigay, mapapangasawa niya yung anak ng hari at bibigyan sila ng kayamanan at sila ay magiging libre sa lahat ng mga taxes, ng buwis. Yun ang kanyang tinanong. Mga kapatid, his concern of his family. He's not just concerned sa kanyang sarili. Kaya nakita niya na if this Goliath, kung ang Goliath na ito ay mapatumba niya, ang makikinabang ay hindi lang ang Israel, kundi ang kanyang pamilya. Shout out ulit sa mga taong ipinaglalaban ang kapakanan ng kanilang pamilya. Alam niyo po ba, ipinaglaban niya ang kanyang pamilya kahit na inalipusta siya ng kanyang kapatid. He takes care of his family. Concerned pa rin niya yung kanyang family. Kaya nga, every time na may gulayat, huwag niyo pong takbuhan. Baka siya yung door, siya yung pintuan para sa inyong breakthrough. So this morning, mga kapatid, itong pandemya na ito, gulayat para sa akin ito. Hindi ko po ito uurungan. Bakit? Kasi pag natapos at napatumba itong gulayat na pangalan niya ay pandemya, mga kapatid, there is always greater than what we think. Greater than what we think. Huwag mong takbuhan ang iyong gulayat. Bakit? Kasi yung mga gulayat na yan ang nagbabantay doon sa kayamanan, doon sa mga treasure, doon sa mga breakthrough na nakahanda para sa iyo. At alam ng Diablo paano kanya hahadlangan. Pero mas alam ng Diyos paano mo mapagtatagumpayan ang mga hadlang na ito. So I pray that you will see greater things than you think. Panginoon, maraming salamat. Salamat dahil patuloy mong ipinapakita sa amin kung paano kami dapat magtagumpay sa buhay na ito. Isang familiar na kwento, Panginoon, na nakuhanan po namin ng napakagandang aral. Salamat, Panginoon, sa mga gulayat na darating. I pray, Father God,
palakasin niyo ang bawat isa kagaya ng lakas at katalinuhan na na kay David. I release, Father God, the spirit of David in us. I release that spirit of courage. I release the spirit of wisdom. I release that kind of excellence, Father God, sa buhay po niya. Sa umagang ito, Panginoon, marami pong salamat dahil inihahanda niyo na ang taong ito para sa amin. It is greater than what we think. In Jesus' name, amen, amen, amen. Maraming salamat po sa inyong pagsabay sa amin, sa ating pong worship ngayong umaga. Bago po natin tapusin ang ating pong online service, hinahamon ko po kayo at ini-encourage ko po kayo na maging tapat po tayo sa ating pong pagbibigay. Alam niyo, gusto ko pong i-quote si David. Ang tanging ibinigay lang po niya para makakuha siya, para makuha niya, para matalo niya itong kinatatakutan na ito ng Israelites ay yung kanyang oras. Ang tanging ibinigay po niya ay yung kanyang oras. Pwede po siyang tumanggi. Pwede po siyang tumanggi na hindi padalhan ng baon yung kanyang mga kapatid. Pero mga kapatid, dahil inialay niya yung kanyang oras, dito na nagsimula kung paano po siya ma-recognize ng hari ng Israel na si King Saul. At dito rin po nagsimula yung kanyang journey towards being a king. Hindi niyo po alam saan po kayo dadalhin ang inyong katapatan ng inyong pagbibigay. Hindi niyo po alam kung saan po kayo dadalhin ng inyong katapatan sa inyong tithes and offering. Hindi niyo po alam kung saan po kayo dadalhin sa inyong future, sa inyong pamilya, ang inyong katapatan po sa inyong pagbibigay. Mga kapatid, David is just faithful and committed on what he's doing. It is just an ordinary day for David. But it is also a day of breakthrough para kay David. Hindi ko po alam kung ibibigay mo ngayon is a way or is a door for your breakthrough. Huwag po natin i-take for granted every time that we give. Huwag po natin siyang i-take for granted in the sense na minamaliit natin yung ating pagbibigay. Hindi niyo po alam kung ano po ang binubuksan ng inyong tithes and offering sa future ng inyong mga anak at ng inyong family. I want to pray for your tithes and offering. Lord, I thank you sa katapatan ng aking mga kapatid na nanonood ngayon. Sa katapatan ng aking mga kapatid na siyang sumasabay sa amin ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil patuloy niyo po silang patnubayan at bigyan ng katalinuhan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang tithes, pagpalain niyo po ang kanilang offering, pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga gift, ang kanilang mga seed. In Jesus' name, amen, amen. I want to declare blessing over you and over your family. The Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you. You are highly favored. You are more than a conqueror. Mga kapatid, it is the year that is greater than you think. In Jesus' name, amen, amen. God bless you. See you next Sunday. Here are the different ways you can give. You can give through online bank transfer or bank deposit. Here's your bank account details. If you don't have a bank account, you can give through the following mobile wallet applications on your screen. Another option is to drop in your tithes and offering on our church compound. An assigned staff is ready to accommodate you. Or we can pick it up, just connect with your area coordinators. This week at New Life Tanza Online. As we step into a new season, we believe that the God of Extraordinary will continue to do extraordinary things for us this year. We pray that these online activities would help you to remain stronger in every aspect of your life. Stronger 2021. Got any questions after hearing this week's message? Let's get them answered on Roundtable, Mondays at 8 p.m. Send in your questions via the comment section or direct message. You can also be part of our online devotion as we study the Word of God together from Tuesday till Thursday at 8 p.m. And of course, let's celebrate and fill our days with His praise on our Praise Break every Friday at 8 p.m. Catch all these weekly programs on our Facebook page at New Life Tanza and YouTube channel at New Life Tanza Official.
If you want to get deeper in your faith and in your knowledge about the Bible, we invite you to join our journey classes every Sunday at 3 p.m. through our Facebook group, Let Us Journey Together. All audio recordings of our reading of the Bible on Speak Life is available on Spotify at New Life Tanza. Make sure to share it with your friends and loved ones and listen in as we hear the Word of God. To all the ladies out there, Hello Sis has moved to a new day and time slot every Friday at 7 p.m. Catch it on Facebook through the Virtuous Ministry page. We are inviting all children on their weekly habit on Kids Jam Online every Saturday, 10 a.m. through our Children's Ministry page at Little Giants. Our generational gatherings continues via Zoom. Follow their social media accounts to know how you can join the meetings. See you there! We can't wait to see you again in church, whether on-site or online. Make sure to invite someone by sharing the link or hosting a watch party. All services are simulcast over New Life Tanza on Facebook and New Life Tanza Official on YouTube. To register for our on-site service, please go to our Facebook page on your desktop or mobile app and click the sign up button. If you cannot register online, you can just contact your area coordinators. We continue to make Jesus known, and together we will be stronger. See you online this week.